Hello guys, what's up, what's up? Welcome sa panibago na namang YouTube video. So Archery Pineda is in the house. So nandito tayo ngayon para sa isang, sabi nating review or check or frame check. Mag-check tayo or sisilipin natin ang panibagong dating na Mountain Peak Monster Frame. So 29er ito na size medium. So ano-ano ba yung makikita natin dito sa frame na to? At mamaya sasabihin ko kung magkano to. Siyempre, yan ay budget friendly lang. Sabi nga nila, student meal. Yan. So sa mga naghahanap ng frame dyan na medyo tight ang budget, tamang-tamang itong frame na to. So dyan lang kayo. Checkin natin kung ano ba ang mga makikita natin dito at ano yung mga specification ng frame na ito. So ano pa hinihintay ninyo? Tara, samahan nyo akong silipin natin to. So guys, ito yung ating Mountain Peak Monster 29er. Yan. So tingnan muna natin, syempre kung ano size nito. Ang size niya ay medium. Pero may available syempre na small saka large. Ito ay gawa sa 6061 alloy tubing system integrated. Yan. So, simulan natin sa kanya syempre sa mga palaging tinatanong kung smooth weld ba to. Yan. So, smooth weld na yung kanyang head tube. Ayan, no, napakakinis niya. Ayan. Makinis pa sa hita ng jowa mo. Ayan, no. Din dito, makinis din. Ayan. Dito tayo sa seat tube. Hindi siya ganun kakinis, guys. Meron siyang visible nang pagkaka-grinding yata to. Yan o, medyo parang may lubak-lubak siya. Pero pag kinapa mo, makinis. Yan. Pero kitang-kita yung pagkaka-welding. Dito tayo sa baba. Yun o, daming uod o. Siyempre dito, madalas naman yan eh. Na hindi smooth weld dito sa may bandang baba. Sa may bottom tube. Yan. Di ko alam tawag dito guys eh. Yan. Then sunod natin guys yung internal cabling. So meron dito isa na internal cabling. Tapos meron dito sa kabila na dalawa na internal cabling. Palagay ko dito RD. Tapos sa kabila FD. Yan. Tapos dito sa ilalim meron pa rin isa. Bali apat ang pwede mo ilagay. Palagay ko dito, pwede mo ilagay dito yung preno, pwede rin din dito yung preno. Depende sa'yo. Pero kung nahihirapan ka i-shoot dito yung preno kasi mag-hydraulics ka, dito mo padaanin. Papunta dyan. Papunta dyan. Tapos pupunta dito sa ilalim. Tapos dito. Dito. Ayan, papunta ngayon dito. Ayan. Ngayon, kung gusto mo naman naka internal cabling, papasok ka rito. Lalabas dito. Tapos papunta rito. Ayan o. Yun. So yun yung pwede mong option. Yung nakagandahan dito sa frame na to. Pwede kang mag all internal na papunta sa likod. Pwede ka rin mag external na isa. So ulitin ko guys. Isa, dalawa, tatlo ang kanyang internal cabling. Tapos pang apat to. Pwede nga pala siyang lagyan ng FD. Ayun yung ano niya guys, all. Yung pinagkakabitan ng stopper. Di ko alam kung ano tawag yan eh. Pero palagay ko stopper yan. Para dun sa kable ng FD. Yan. Sunod natin naman syempre guys, yung kanyang head tube. Yung kanyang head tube guys, straight tube lang to. Yan, straight tube. May mababasa ka dyan nakasulat, tapered head tube. Pero hindi tapered to, straight lang to.
na 44 to 44 yung kanyang sukat para sa kanyang bearing. Ayan o, straight tube lang yan. Yan. Tapos, dun tayo sa butas ng seat post. Yung seat post, yung butas niya, 31.6. Kung hindi ako nagkakamali, guys. 31.6 yan. Tapos, itong kanyang dropout, 120 millimeter. Meron ako nakita kanina. Ito, oh, guys, oh. Nakalagay. Ah, sorry, guys. Nakalagay 160 millimeter pala. So, palagay ko ito, guys. 160 millimeter. Ayan. Yung haba niya. Correct na lang niyo ako, guys, kung mali ako. Nag-base lang kasi ako dito. Ayan. 160 millimeter. Tapos, kagandaan nito, guys. Meron siyang kasama nito. Hindi ko alam ano tawag dito. Itanong natin. Parang guys, ano tawag dito? Dropout. Ayan, dropout. So, kagandaan nito, guys. Napapalitan siya. Para kapag nabali ito, hindi buong frame papalitan ninyo. Itong dropout lang yung papalitan. Dito, kinakabit yung RD. So, may dalawang tornilyo yan. Yan. Ito nga pala, guys, ay naka-quick release. Pero kung gusto nyo ng, ano, ng true axle, doon kayo sa Mountain Peak Everest. So, may video ako, guys. Lalagay ko na lang sa description yung Mountain Everest. Mas mahal yung compared dito kasi naka-true axle. Pero dito na tayo sa quick release muna. Yan. Tapos itong kanyang pinaglalagyan ng bottom bracket. Alam ko standard lang to. Kung ano yung sukat ng mga bottom bracket, yun na yun. Then threaded to. Yan. Pwede kang gumamit dito ng hollow tech o kaya square tapered na bottom bracket. Siyempre ngayon, punta ngayon tayo sa decals niya, pintura, etc. Kanina doon tayo sa ano eh, sa mga specifications niya. Dito tayo sa pintura. Ang pintura niya, guys, ay matte black. Ewan ko ba, guys, but in love ako sa kulay ng matte black, lalo na sa frame. Siguro hindi siya ganun dumihin. Yan. Pero pagdating sa fingerprint, guys, pag nagma-matte black kayo, ayan, oh, nakita nyo, oh, lalo pag oily yung kamay ninyo, kaya pasmado, makikita yan. Ayan o, oh, yan ang matte black. Tapos may makikita ka ditong internal cabling room. So ICR, kwarto para sa mga kable na nasa loob. Ayan o, oh, internal cable room. Ayan, may sarili silang kwarto, de joke lang. Dito sa kanyang bottom tube or down tube, may makikita tayong Mountain Peak. Pag kinapa mo to, guys, parang sticker decals. Yan, pero palagay ko pintura yan. Ayan guys, kung makita nyo, pintura. Ayan o, oh, kitang kita sa video, nakaangat siya. Ayan o, oh. Meron siya dito sa side na to. Meron din siya dun sa kabilang side. At meron din siya sa ilalim. Ayan o, oh. Mountain Peak. So sa malayo, eh hindi mo na itatanong ano iba yung frame mo. Makikita na kagad nila Mountain Peak. Yan yung sa down tube or bottom tube. Punta ngayon tayo sa top tube. Sa top tube niya, makikita mo yung model niya na Monster. Syempre, hindi mo mawawala ang warning. So basahin niyo muna to, guys, bago kayo mag bike. At hindi, nakasulat din dito, design and engineered in Mountain Peak. Ginawa at dinisenyo sa taas ng bundok. Yan. Tapos, manipis dito, guys. Pagdating dito sa seat tube, manipis. Nakasulat, hydroforming triple batted tube. Ito ay tubig, tatlong puwet, ang pwede mong isakyan dun sa tube. De joke lang, guys. Hydroforming triple batted tube. Ayan. May red na lining. Ganon din to, guys, para din siyang sticker. Ayan, makikita nyo sa video, guys, oh. Parang nakaangat siya yung red niya na decals or yung kanyang lining. Syempre sa harap may makikita tayo logo ng Mountain Peak. Dito naman tayo, guys, sa kanyang seat tube. Syempre sa seat tube, dyan madalas nakikita yung size niya. Ayan yung size niya na size medium. Alloy 6061. Tapos nakalagay dyan ang Monster, yung model nung frame. Ayan. Tapos
brand. So yun yung kadalasan nakikita sa seat tube. Dito tayo ngayon sa seats at chainstay. Yung chainstay niya guys, ang lapad oh. Ang lapad niya. At meron kayong makikitang sulat na Monster na kulay red. Yan, ganun din. Nakaangat din siya guys, oh, pag kinapa mo. Nakaangat din siya. So makikita mo sa video, nakaangat. Yan. Lapad yan. Tapos, ito yung kanyang nipis. O, yan o. Pag tinignan mo sa ilalim. Ayaw mag-focus ng ating camera. Ayan. Ganyan yung ilalim niya. Siyempre, sa ilalim, meron tayo ditong parang serial number. Ayan o. Tapos, ayan yung stopper siguro ng cable para sa FD. Ayan o. Oop. Siyempre, ganun din sa likod. Sa kabila, meron din tong Monster. At mapapansin nyo dito sa frame na to guys, wala dito oh. Di ko alam kung ano tawag nun. Bridge yata tawag dito, bridge. Saka dito wala rin siyang bridge. Ayan oh. Sexy siya dito, sexy. Di kagaya nung iba na diretso ko lang nakikita. Ito medyo nakaganon siya oh. Ayan. Tapos, kung hindi ako nagkakamali guys, tawag dito post mount. Ito, post mount. Nasa loob ng frame yung kanyang disc caliper. So, ang linis na siyang tingnan. Ayan o. Ayan, dito natin lalagay yung disc caliper. Tapos, syempre, dito tayo sa seat stay. Yung seat stay niya, triangle. Triangle siya. Ayan, pa-triangle yan. At may nakalagay na ride without limitation. So mag-ride ka daw nang walang hanggan kung saan ka patutungo. Tapos may lining na red. So lahat ng guys na stickered ano dito, decals. Lahat ng decals na makikita nyo dito, puro nakaangat. Puro nakaangat 'yan pag kinapanin nyo. Ayan oh. Ganun din sa kabila. Ayan. So kung ano 'yung meron dito na decals, meron din sa kabila. Kung ano 'yung meron dito, meron din sa kabila. Kung ano yung meron dito, meron din dito. So pare ano lang yan, parang mirror lang. Yan. Ayan guys, ang ating frame check ng Mountain Peak Monster. Ito nga pala guys, ay nagkakahalaga ng 5,700 pesos. Siyempre, dito lang yan sa Jacob Apparel and Bike Accessories na matatagpuan sa Binyang Second, Bukaw, Bulacan. Sa harap lang yan ng Yanga Elementary Department. Along MacArthur Highway lang to guys. Pwede nyo itong search sa Google Map. Yan. So kung nagustuhan nyo yung video guys, huwag kalimutan pindutin ng like at mag-comment na rin kung may mga bagay ako na nakalimutan dito sa frame na to. Yan. At pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga bagong upload natin na video. Hanggang dyan na lang uli. Maraming salamat. Bye-bye.